Guys, welcome back to my channel. Ayan. So, ngayon po, didiscuss po natin yung mga requirements na mga kinukuha po para po sa kasalang simbahan, okay? Kasi, mas marami po yung requirements pag sa simbahan compare po sa West, okay? Kasi po, sa kasalang simbahan po, mga kailangan po doon, PSA number certificate, CNMR, baptismal for marriage purposes, mas kailangan po ng pakumpil po, ganyan. Kailangan po nakakumpil na kayo. Tapos, kung nakumpilan po kayo, kailangan nyo humingi po ng certificate po sa kanila. Kumpil, certificate of confirmation for marriage purposes, ganyan. Tapos po, marriage license, ayan. Tapos, magpaka-wedding bands po kayo, wedding bands. So, ang wedding bands po, i-announce po ng priest, opo, every Sunday, mass, na 3 consecutive Sundays po. Na-i-announce po yung pangalan nyo ng inyong fiancé, ikakasal kayo, ganyan-ganyan. So, kung sino ba may violent reaction, anything, ayan, di ba, mag-react na. Ganon. So, kung sino ba gusto magpatigil ng kasal, di ba? Ayan. Tapos, ano pa ba? Yun. Yun lang ba? Wait, ha? Tignan natin, ha? Tignan muna natin. Oh my gosh. Ayan. So, yun lang naman. Tapos nga pala, meron pa pala kayo noon interview sa pare, ganyan. Tapos kailangan nyo din pala ng 2x2 photos, ID picture, ayan, 4 pieces na 2x2. Tapos syempre, may interview pa kayo sa pare. Yun, yun yung mga ano doon. Pero kung sa West kayo, syempre, CNMR, birth certificate, marriage license, ganun. Yun lang. Yun lang kakailangan ninyo doon. Tapos magpapasa na kayo, ayan. Magpapasa kayo sa, mag-apply kayo dito sa may Taga City, Quezon City kayo, dito sa City Hall, sa Hall of Justice. Ayan, papasok kayo sa window 11 ba yun? Ayan, basta doon, magtanong na lang kayo. So, sa Hall of Justice po ha, may dress code po. Bawal po ng, bawal po yung naka-short shorts, naka-miniskirt. Ayan, tapos, bawal din po naka-chinelas. Ayan, bawal po naka-short sa mga lalaki. So, syempre, dapat formal-formal po tayo. Okay. Tapos, doon po, nakalagay po doon is 300 pesos po ang bayad po. Ayan. Tapos, i-screen, ipopost ko na lang po sa screen yung mga requirements po. Kung sa West nyo gusto, okay? Yung as of po, yun po yung nakalagay po dun sa window na yun ng mga kailangan ninyo, okay? 300 lang po ang bayad doon. Kaso, maghihintay ka po ng 1 to 2 months na i-raffle po yung inyong pangalan. Yan, kasi raffle lang po yun. So, pag nabunot po kayo, di maganda. May kakasal po kayo kagad. Ayan. Tapos, dun po malalaman kung kaninong abogado po kayo o judge po. Yan, judge ha. Sorry. Kaya kung sinong judge po magpapakasal sa inyo, ganyan. Ewan ko lang po kung pwede nyo po silang anuhin po sa labas. Pwede po kasi, di ba yung iba po, kung West, pwede sigurong imbitahan. Doon na lang sa venue, di ba, para hindi na magrasos. Mga ganun, hindi ko po sure yun ha, hindi ko po itanong yun. Yun lang. Yun. Yun lang po yung mga kailangan nyo. Papasa nyo, tapos waiting na lang po kayo. Update na lang kayo nila. Ganyan. Tapos, syempre sabihin nyo rin doon, kasi mag-fill up naman kayo ng form, sabihin nyo na lang din doon kung kailan yung trip yung kasal, ganyan, kung kailan yung gusto nyo, mga ganun, kung may date kayo, ganyan. Kung pasok sa mga date, pasok, diba? Para may schedule din. So, ayun, malayo na tayo, masyadong tayo malayo. And, yun, ang topic natin ngayon ay about sa PSA. Ayan, PSA. So, ang PSA po natin ay located na po ulit, balik na po ulit sila sa East Avenue. Okay po, wala na po sila sa Poresa, kaya kung sino po ang mga pupunta po sa Poresa, wala na po sila roon. Balik East Avenue na po sila ulit. Okay? And, pagpasok nyo po doon, need nyo po, itatanong po, o in-announce po doon ng bantay, ng mga guard po doon, kung ano po ang mga kailangan. So, kailangan nyo po, kung kayo po ang kukuha mismo ng mga requirements nyo po doon, ay kailangan nyo po ng 2 valid IDs. Mas maganda po, government IDs. 2 po, 2 po. And, dito sa mga valid IDs nila, hindi ko po nakita na valid po yung PIN ID, pero, kung meron naman pong picture at pirma nyo, sige, why not? Ayan, pwede nyo pa rin po i-push. Okay, tapos, basta po any ID, school company ID, na hindi po expired. Ayan, yun po. Tapos, kung wala po kayo na 2 valid IDs, isa lang ang valid ID nyo, magawang, ipaselox nyo na po yun bago po kayo pumunta dun. Ayan, back to back, pwedeng back to back, or kahit yung front lang po, isang copy lang po yun ha, pwedeng front lang, depende kung saan po nakalagay yung perma nyo. Kung nasa front din po yung picture and perma nyo, front na lang po. Okay lang po yun. Okay? Kasi po, madodoble po ang bayan nyo pag front and back. Tapos kung yung back naman hindi naman ganun kailangan, ayan, wala naman masyadong detalye na kailangan i-check doon, papadoble po kayo. At ang bayad po doon sa loob, sa doon po,
Kasi madadaanan niyo po yung pa-Xerox po doon at tag-isa lang po yun, ha? 3 pesos po ang bayad po doon. So, hindi pa po ganun kalinaw dahil nung binabot sa akin, halos hindi ko makilala ang mukha ko doon. Ayun. So, hindi ko na mapakita dahil hindi ko siya na-picturean. Sana pala pinicturean ko para makita niyo kasi yung sinasabi ko. So, hindi siya malinaw para sa 3 pesos. Okay? So, mas maganda magpa-Xerox na kayo sa inyong lugar bago kayo pumunta doon kung isa lang ang ID niyo. Kung kayo naman po ay nautusan na kumuha ng mga documents po doon ng kamag-anak, kapitbahay, ganyan. Kung sino man po, kailangan nyo po ng authorization letter, okay? Authorization letter nyo po. Kung dalawa po ipapakuha nyo, or ipapakuha po sa inyo, kailangan po yung authorization letter nyo, dalawa po. Okay? Kung wari, katulad po sa akin, ayan, yung fiancé ko po, ako po yung naglakad ng birth certificate niya plus senomar namin, ako na po naglakad noon. Kasi may iba po siyang nilalakad. So, ang ginawa po niya, pinag-isa niya lang po yung authorization letter na pinapahintulutan ako sa pagkuha ng birth certificate at senomar niya, ganyan-ganyan. So, ngayon, kinuha. So, kinuha siya. And, ang sabi sa akin doon ng teller sa releasing, kukunin nila yon. So, pag nag-ano ko ng senomar, pag nag-claim ako ng senomar niya sa Friday, kasi sa susunod araw pa, so, kung mag-a-apply kayo ng senomar, ngayon kayo mag-a-apply, sa susunod araw pa ang releasing nun, okay? Kaya huwag kayo magtataka na ba't hindi niyo pa nakukuha. Siyempre, i-check pa nila yan, girl. Check pa nila yan sa kanilang database kung ikaw ay single talaga. Legally single. Yun. So, expect niya na yan. So, ngayon, papagawin ulit ako ng authorization letter para doon. Kaya, mas maganda na ipaghiwalay niyo. Okay? Pero kung birth certificate lang, okay lang yan. Excuse me, mas maganda handwritten. Okay? Handwritten po. Kaysa pa-Xerox niyo lang po na pa-Xerox, mas okay pa yung handwritten nila. Okay? Tapos, ngayon po, kung kayo po ay inutusan lang, okay, what's the authorization letter? Individual po, individual, para po dun sa bawat transaction, ibahin nyo na po. So, gawin yung individual po, yung kung para sa PSA, para sa Senomar, kung yun po yung dalawang lalakarin nyo, para dun po sa tao na yun, or kung ano maman, iba po yun. Tapos, ngayon, ipapaserox nyo po yung picture niya, dalawang ID po, dalawang government ID din po niya, ang kailangan nyo pong ipaserox. Kahit po sa isang na lang po, isang papel lang po, isang pan paper nyo lang po ipaserox yung dalawang ID na yun magkasama. Kahit hindi back to back, basta po, basta yung perma niya at picture niya nasa front. Okay? Okay na po yun. Ipapaserox niyo po yun. Pati po yung ID niyo, papaserox niyo rin po yun dahil ipapasa niyo rin po yun sa kanila. Okay? Tapos, kasi po, kahit po may 2 IDs kayo siguro, hindi ko alam kung pati yung sayo, ipapasa mo din, papaserox mo pa rin pag in-authorize ka lang na kumuha. Ganyan. Kasi kung ikaw mismo ang kukuha, pag-present po lang yung ID mo. Okay na yun. Ganun po siya. Tapos, ang bayad po, ito po, hindi ko po alam lahat ha, kasi ang nilakad ko lang po doon is birth certificate at senomar. So, ang birth certificate po ay 155 pesos, tapos ang senomar po ay 210 pesos po yan. So, legit po yan, may mga resibo po yan. Tapos, doon po sa senomar nyo, may maliit na papel, katulad po nito. Wait, papakita ko. Ayan. So, ito po, ayan. Ayan. So, ito po, oh. Ayan, yung resibo. Resibo po. Nakalagay po dito yung date kung kailan nyo po pwedeng i-claim ang inyong senomar. So, dalawa po yung resibo na yan. Isa po sa akin at isa po sa kanya. Ayan. Tapos po, baka po magtaka kayo, ha? Kasi pagdating po doon is magkaiba po ang upuan ng lalaki at babae. Okay? Magkaiba po yun. Basta po, kung sino po yung nagre-request na ng documents po doon, nakabukod po. Kahit po ang kinukuha niya ay para sa lalaki, para sa ganun po, dun pa rin po siya, ihiwalay po ang kanyang record, ihiwalay po dun. So, basta po, check nyo na lang po, sa pag-akyat nyo po sa elevator, ang babae po ay nandoon. Makikita nyo naman po yun, basta pag-akyat nyo po sa second floor. Second floor po ang releasing nila. First floor po, okay, ito na. Gagawin nyo po, so pagpasok nyo dun, andun na po kayo, diba, sa mga IDs. Ngayon, yung, pupunta po kayo sa ilalim ng hagdan, tapos, i-surrender nyo po yung ID nyo para bigyan po kayo ng pass. Okay, malaki po yun. So, ingatan nyo lang po na hindi malaglag kasi syempre, hanapin po yun pagpasok nyo. Tapos ngayon, akit na po kayo sa building ng PSA. Ayan, at bagong-bagong building nila. Mag-check po ng bag. Tapos, titingnan po yung pass kung meron kayo. Ayan, tapos at saka nyo po itago na lang sa bag nyo pag nasa loob na kayo para hindi po maging sagabal. Tapos po, meron po doon sila na lugar na kung saan may nakaya po kasi mag-video doon kasi ang dami mga bantay. Syempre baka masita tayo, 'di ba? Meron po doon na nakalagay na mga forms kung para po saan sa birth, death, senomar, etc. Ganun po. May mga nakalagay na po doon. So kukuha na lang po kayo ng form kung ilang form ang gusto niyo. Tapos may sarili pong table. Iba po yung table na kung saan po kayo pwedeng magpumatong at magsulat po. Okay? Tapos ngayon fi-fill up niyo po yung form na 'yon, ganyan. Tapos
Pupunta po kagad kayo sa kahit saan counter po doon. Sa first floor lang po to ha, kahit saan counter po doon, pupunta po kayo para magbayad po. Tapos, ipapakita nyo na rin po, okay, kasama po ng form na mapinilapan nyo, yung xerox copy po ng ID nyo, tapos xerox copy po ng ID ng nagpapakuha po sa inyo, pati po yung authorization po nila. Ipapakita nyo po, itignan po nila, babasahin po nila kung pasado sa kanila, tatanggapin po nila, tsaka po nila kayo hingian na ng bayad. Tapos, akit na po kayo sa second floor, po, akit na po kayo doon, para po ibigay po yung, sa second floor po, para po hintayin na po yung tawag doon. Okay? Mga isang oras lang, wala pa isang oras, matatawag na doon. Tapos, yun nga po, pag akit nyo po, bukod po yung lalaki sa babae. Ganyan. Hindi po pwedeng pagsamahan nyo, oh. Kasi kahit po may mga mag-partner po doon, mag-asawa po doon, nakaiwalay po talaga ang upuan po nila. Ayan. Tapos, ang senomar yun, binabalikan yun. Tapos, ano pa ba? Pagkatapos po nun, ang birth certificate po, Monday process lang po yun talaga. Okay? Tapos nun, bababa kayo, may exit po doon. Ituturo po kayo doon, lahat po may guide po doon. Tapos, bababa na po kayo. Tapos, dun po sa exit po, hanggang lang po yun ha. Yung sa exit po doon, doon po makikita nyo na yung tables para po doon sa claiming naman. Kasi mag-iba pong table yun. So, doon po sa may ilalim po ng hagdanan, yun po yung table kung saan po kayo mag surrender po ng mga ID. Iba po ang table ng lalaki at ng babae. Okay? May kanya-kanya pong table yun. Parang, doon pa lang sinesegregate na nila yun. Okay? Tapos, ngayon, doon sa ano, syempre mga ID may mga number na. Doon sa pag-claim naman po, hindi na po yun base sa kasarian. Okay? Base na po yun doon sa number ng ID na hawak nyo. So, may mga nakalagay naman to, 1 to 100, 200 to ganito, ganyan, 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 ganyan po. Okay? So, hindi na po kayo maliligaw kasi malalaki po ang mga sulat nila. Diba? May harapan na lang kayo na kung hindi nyo po mababasa. Pero, pwede po kayo magtanong at marami-marami po kayo matatanungan doon. At marami-marami-marami po upuan na pwede pong pahingahan po nyo doon. Ayun. Tapos, meron din po mga end po doon na may mga pagkain kung kayo po ay magugutom at mauuhaw. Pero, may mga, may pagkain po sila yata na hinaharang po doon sa pinto. Basta po, hindi ko po sure kung ano po yung mga hindi po pwede ipasok doon po sa loob ng bagong building po ng PSA. At eto pa ha, escalator, ang pa second floor nila. Ayan, second floor, diba? Escalator, aba mall, mall type, diba? Pero, all in all, mabilis siya. Mabilis dati, pero mas mabilis ngayon. Hindi ganun kagulo, ayan. Tapos, mas maganda pumunta ka ng maaga. Maaga talaga. Okay, so, yun lang. Yung update ko muna ngayon para sa PSA. Ayan. Tapos, yung mga susunod, para na sa mga ibang requirements. Okay? PSA and Senomar lang muna. Dahil, medyo mahaba yung explanations ko. Kaya, sa susunod, video naman yun sa pagpapasa namin ng mga ibang requirements. Doon na mismo sa simbahan. Okay? Para makita nyo na rin yung church kung saan kami ikakasakay. Okay? So, just keep on watching ha, mga guys. Thank you for watching my videos. Ayan. Salamat po sa ating 56. Yes. Ayan. 56 subscribers. Ayan. Hindi ko akalain na abot na tayo sa ganyan. Ayan. Maraming salamat po dun sa 56 na yun. Shout out sa inyong lahat. I love you all. Ayan. So, thank you for watching. Ayan. Please like, share, and subscribe to my channel. Ayan. Kung meron po kayong gusto or suggest po na makita po sa akin channel, sige, itatry po natin gawin yan. Itatry po natin. So, ayan po. Maraming salamat po ulit sa panonood. Ingat po kayo lagi. Okay? Take care because I care. So, bye po. Ayan. God bless us all. Ayan. Bye!